pang walong araw. Kapag nasa US ka kasi mga kaibigan, ang law dito sa ano sa US kapag ka yung recap na yun. So, sa 70 hours ko, merong natitirang ano eh, 8 oras na lang. Makita natin sa summary ko. Ayan, yung full 70 hours ko. Meron pa akong natitirang 8 hours and 35 minutes. So, pagpunta tayo sa status, ang sabi niya rito, hours to be gained is 0. Ibig sabihin, yung makukuha kong oras mamayang pagpatak ng alas 12, eh, wala pa. Ang driving hours ko na babalik pa dun sa recap ko is bukas pa. Bartolina na tayo dito. Nandito tayo sa loob ng ano, truck. Nakita nyo naman, dito tayo sa Celda 807, Celda Cordapia. Wow! Right, you guys, magandang tanghali po sa ating lahat. At ang current location natin is nandito tayo ngayon sa Oroville, Ohio. Pick up tayo ng load. At itong load natin to is pabalik na ng Canada. Diretso to ng Calgary, Alberta. Ngayon since mula nung umalis tayo, petsa 13 ng November, from Winnipeg all the way to Calgary, Calgary hanggang Detroit, Michigan. Detroit, Michigan, napakahabang biyahe. Halos naubos yung aking full 70 hours. Kaya naman na ito, nandito ako ngayon. Inaantay ko yung recap na babalik sa akin para makapag-drive ako. Doon sa 70 hours ko, merong natitirang 8 oras na lang. Makita natin sa summary ko. Ayan, yung full 70 hours ko. Meron pa akong natitirang 8 hours and 35 minutes. So, pagpunta tayo sa status, ang sabi niya rito, hours to be gained is 0. Ibig sabihin, yung makukuha kong oras mamayang pagpatak ng alas 12, eh, wala pa. Ang driving hours ko na babalik pa dun sa recap ko is bukas pa, pang 8 araw. Kapag nasa US ka kasi mga kaibigan, ang law dito sa ano sa US, kapag ka yung recap na yung ginagamit mo, babalik yun sa pang 8 oras. Since naman nandito tayo, kapag ginamit ko pa itong natitirang 8 hours ko na ito, pag mag-drive ako ngayon, hihinto rin lang naman ako ng 24 hours para yung recap ko is pabalik. Yung recap ko maliit lang eh. Bali 8 hours and 57 minutes lang yung recap ko na nababalik sa akin. So parang 9 hours driving lang yung babalik sa akin in 2 days. Which is, yan is, ano ba ngayon? Sabado, bukas pa, Linggo ng gabi, bali maglulunis na yan. So kinausap ko yung aking dispatch na siguro since kagabi nandito na ako sa pipikapan ko mga 3:30 kasi ang appointment ko alas 4, on time naman ako. Huminto na ako, sinutdown ko na yung sarili ko, nakapag-pickup ako. Nung nakapag-pickup ako, hindi na ako nag-drive. Nag-continue na ako ng off-duty. Hanggang ngayon, naka-off-duty na ako. Lumipat lang ako from dun sa pinikapang ko hanggang dito sa may Key Circle fuel station. May mga truck na rin na nakaparking dito para sa ganun may access ako ng washroom at kung ano man ang gusto kong bilhin kainin, meron dyan. Tapos, ang pinaplano ko, i-continuous ko na lang ito kasi mamayang gabi is my 24 hours. Tapos bukas ng 3:30 makukuha ko na yung 36 hours, bali magre-reset na ako. Kung sana sa sinabihan ako ng dispatch ko na pupunta ako ng Ontario, doon na ako mag-Ontario ako tapos dadaling ko tong load na to sa aming yard sa Winnipeg. Pagtawid ko, makakagain agad ako ng hours. 2 araw agad ang makukuha ko kung sakali. Kasi sa Canada,
Si pang sa pangpitong araw mo yung recap na gagamitin mo, babalik na agad sa'yo. Sa US, pang walong araw bago pa siya bumalik. So, ang nangyari, parang natrap ako dito sa US at wala akong magagawa kundi antayin ko na lamang yung oras ng aking yung reset na babalik sa akin, kasi yung recap ko sa Lunes pa ng ano, bali between let's just sabihin alas 12 ng gabi, 12:01 ng ano ng Linggo darating yung aking recap, which is 8 oras lang or 8 hours and 57 minutes. Pero yung reset ko, kasi in-start ko na kagabi na mag-reset, magre-reset na ako mamaya ng Linggo pa lang ng madaling araw. So, kung yung recap pong aantayin ko, Lunes ng madaling araw darating. Kaya nag-compute ako, sabi ko, idiretso ko na lang to since naman naka-start na ako ng off-duty. Para sa ganun, pag mag-drive ako full hours, mga kapag dito sa tayo sa US, 11 hours ang kaya nating i-drive. Sa Canada, 13 hours. At saka mas malaki yung ano ko magiging kong oras, kasi full 70 babalik na naman. Mag-sacrifice na lang ako konti na hindi makaka-uwi na maaga-aga, kasi talagang ganyan minsan nangyayari, kasi kapag kayong biyahe malalayo at pag nag-drive din kasi tayo, talagang ubos-ubos din yung oras, kasi yung ating ano, yung delivery appointment, ang nangyayari kailangan mong habulin. Hindi ka kasi masyado makakapag-speed ngayon, gawa nga ng winter, malamig, snow, alam nyo na. Kaya naman nakita nyo naman, oh. Hindi, naka, kumbaga sa alo, nasa loob tayo ng Zelda. Isinit up ko yung aking ano, para hindi masyadong mano, kasi andyan yung araw, medyo dito sa lugar dito. May truck dyan na nakapa, ewan ko kung makita natin. Dito sa lugar dito, medyo mainit-init din dito sa lugar na to, eh. Pero inano ko yung aking curtain dyan upang sa ganun, eh, maka dito sa loob ng truck, parang feeling ko gabi pa rin. Pero actually, tanghaling tapat na dyan sa labas. Oh. At ang oras natin dito ngayon is ano, guys, alas 2:19 na. Kagigising ko lang. Tapos ang plano ko, ikot-ikutan ko yung truck mamaya-maya, pero maglilinis muna ako dito sa ano, dito sa loob ng truck ko. Since wala naman akong ginagawa, siguro magbubuhat-buhat tayo, exercise ba? Kasi kumbaga sa ngayon, hindi ako nakakapagbuhat, guys, eh, dahil ang lamig, eh. At saka hinahabol ko yung mga biyahe para sa ganun hindi ako madelay. Or at least yung sarili natin, dinadaan ko na lamang sa yung healthy ba na pagkain, upang sa ganun hindi tayo masyadong mag-gain na naman ng taba ng weight. Yun, linis-linis lang. Magano lang ako, magtutupi lang tayo ng ating kinulugan, tapos magbabakyum ako sa dito sa flooring. Lilinisin muna natin lahat-lahat. Tapos bababayin natin ang ano, ang tractor natin. Tapos yung aking mga hugasin, may mga hugasin din ako dito. Yan. At dadaling ko doon sa ano, at naghuhugas ako doon sa truck stop din sa labas din. Kaya naman, guys, samahan niyo ako. Wala, guys, Bartolina tayo dito. Nandito tayo sa loob ng ano, truck. Nakita niyo naman, dito tayo sa Zelda 807 Zelda Cordapia. Wow. Okay. Buksan muna natin 'to ng konti. Para maliwanag, kahit patayin ko na yung aking ano, aking ilaw sa loob ng truck, maliwanag, kasi hindi naman muna ako hihiga, eh, kundi maglilinis muna tayo sa loob ng truck natin. Yan. Okay, so
Halin ko muna ito. Tupiin muna natin yung higaan. Tapos itaas ko muna yung mga yan. Tapos babacuming ko. Nandyan naman yung vacuum ko. Alright. Tapos ikutan muna natin. Bago ko maglinis, ikutan muna natin yung truck natin. Para sa ganun, tignan natin sa labas kung okay pa ba ang temperature ng ating product. Silyado pa ba yung ating ano, ang ating load. Baka mamaya, sarap ng tulog ko eh. Ang pala, hindi na pala silyado eh. Binuksan na, ninakawan na pala tayo. Hindi natin alam, naku po. Tapos malaking pruwisyo yan. Tas ko lang ito kasi ipapatong ko mamaya yung mga gamit ko dyan. Yan. Tapos baba ko lang ito. Lagay ko lang muna itong aking ano ko dito. Yan. Alright, daka lang muna tapos itong mga to. Ito ang mga aking kagamito kasi lilinisin natin. Ilagay natin dito muna. Patong ko lang muna dyan lahat para malinis kong mas maigi. Tapos ayusin ko na lang mamaya. Anong pagkakataong maglinis pagka yung ano guys eh, yung busy na eh. Si Mrs. hindi ko naman maiasa kasi si Mrs. laging pagod na yun. Diyan ka lang muna, dumbbell. General cleaning tayo. Linisin natin lahat. Ipatong natin lahat dito muna. Diyan ka lang muna. Linisin, isising ko yung mga bagay-bagay dyan. Okay. Alright. Labasin ko muna guys. Ikutan muna natin yung truck natin sa ano kasi mamaya. Yun nga sabi ko nga, baka bukas na ano, tsaka check natin yung temperature ng ating ano. Alright. Alright you guys ha, ayan nakita natin, dito tayo sa diesel. May truck din dyan na naka-park. So ang temperature nya is 42 and 34, which is yun ang temperature ng box. 42 ang set point, which is perfect kasi yan naman yung agree, pag-agreean. Mga kaibigan, tignan natin sa likod ng ano, ng trailer kung yung ating load silyado pa. Ako natanggal ito ah. Naayos lang nila. Yun! Silyado pa. Ayan. At least nandiyan naman yung sarapan nito eh. Paano sakali man eh may mapagtanungan tayo. Ganda ng Kenworth ah. Wow. Kenworth. Laki. Yung guys. Sa kabila. Kasi kaganina doon sa pinagparking doon sa ano kagabi sa pinagpikapan ko, wala man lang silang washroom na magamit, gusto mong magbawas, kaya mag-search ako ng malapit lang. Ito malapit lang, 7 to 8 kilometers lang yung ano ko, yung drive ko papunta rito. At least dito kompleto tayo yan. May mga kasama rin naman tayong nakapark dyan oh. Yan.
samahan nyo, maglilinis muna tayo sa loob. Linisin ko muna lahat-lahat. Yes! Woo! Malamig-lamig. Alright. Ah, dito may mga... dito yung walis ko na mas malaki pala. Okay. Hindi mo may iwasan yung dumi kasi talagang ganyan. Basta pag may pagkakataon, linisin na para malinis ulit. Ganyan talaga ang tracking. Patong muna kita dito. Ang mga food bits lang naman yan, yung mga ano ko ng mga balat ng mga itlog, yung mga ano ko dyan. Please, pag malinis na. Ayos na naman. Vacuuming ko na lang mamaya yung mga hindi ko makuha ng walis-walis. Mga food bits. Linis lang ng konti, ayos na naman. Fast winter ngayon eh, talagang mahirap maglinis ng ano, kasi malamig. Marumi talaga kasi maputik. Snow. Andiyan, nagbabasa. Halo-halo na yan. Kaya may pagkakataon maglinis, linisin talaga. Para mabawas-bawasan din. Diet na lang guys pagka ano, hindi tayo nakakapagbuhat. Yan. Kasi nga taglamig na, ang hirap magpapawis eh. Dito to. Marumi lang siya, hindi siya luma. Marulumi lang. Yan nga lang. Itong mga tubigan ko. Babaon ako ng tubig guys, di ako bumibili.
tubig sa bahay. Kinapos, tsaka ako bibili. Organize lang. Hindi, yan. Malinis-linisan lang ng konti. Nan, put bits lang 'yun, ano eh. Mga ano ko doon eh. Yan. Yung kapihan ko at saka mga tinapay ko, snacks kumpleto, nandiyan lang 'yan. Tubigan. Basurahan ko. Itong ating lagay ng GoPro. Dumbbell natin. Siyang nagpapalakas sa atin. Wow! Yan. Saksakan. Bilis lang. Saglit lang pala eh. Na kailangan pala yung aking ano eh. Tapos dalhin ko yung mga ba. Ano ko sa ano? Sa labas. Walisin ko lang muna itong nandito sa ano ko. Dalhin ko sa ano yung hugasin ko. Hugasan natin yung mga hugasin. Yan. Ito, tapos punasan ko na lang, kukuha ko ng basahan tapos punasan ko na lang yun ah. Yung tinuluan ng aking kapihan. Maiwasan yan, tumutulo minsan eh. Malamig din dito. Lagyan natin ito. Rubber. Para sa ano nang rawi ito. Tapos ito. Pagka nakapa ako, pag nagda-drive. Tapos itong patos ko, dito lang yan. Sa gilid nang hindi siya tumakbo doon sa ano. Nakaganyan lang yan. Alright. Tapos ito, nakaganyan lang yan. Pag mag-drive ako, yan, malayo sila. Sila interference sa kung saan-saan sa paanan ko doon. Yan. Alright guys, dalhin ko lang itong mga hugasin ko doon. Ito yung mga binabaunan ko, huhugasan natin sa loob para malinis na may magamit na naman ako ng ayos-ayos. Alright, yan. Ito malinis yan. Kuha tayo ng ano. Ito dito ko ipatong. Para mahugasan ko na sila. Doon sa loob. Mamaya ako naayusin yan. Dalhin ko lang muna itong aking ano. Hugasan ko muna ito doon. Tara, lights! Huhugasan natin lahat. Lamig. Oops. Sorry. Hugas lang tayo rito.
kakaunan ko yung linoto ni Mrs. na caldereta. Wow! Caldereta. Just malinis na naman, meron naman tayong magagamit. Yes! Guys. Oh, malamig-lamig pa rin. Lamig ng simoy ng hangin. Hugasan na natin itong ating mga dapat hugasan dito. Ayusin ko na lang yung loob ng ating selda. Selda eh, no. Tapos pahinga na lang muna. At tsaka tayo dumire-diretso bukas. Alright guys. Ayan, maritigan. So paano, hanggang sa muli na, hanggang sa muli nating pagkikita ulit. At malamang sa ano na, sa Calgary na siguro. Pagka dumating tayo ng Calgary. Stay safe, eat healthy, keep safe on tracking mga kaibigan. Peace up! Bye! Lakay Pinoy Tracker.